Hi guys, welcome to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng ginisang repolyo with sotanghon. Ito pala yung mga ingredients natin guys. Bacon. Bacon yan yung taxi 60 pesos tapos hinati ko sila para yung iba naman gagamitin ko sa ibang recipe naman. Bacon kasi wala akong budget pang yempo, so ito 58 pesos lang naman yan. So, bawang, sibuyas, at bell pepper. Maglalagay din ako ng chicken cubes para sa pangpalasa. Of course, ating sotanghon. Sapporo brand po yan. Then, at ang mahiwaga nating repolyo. So guys, luto na tayo. Yung sibuyas. Para paglagay natin ng bawang, is hindi siya masusunog. Ayan. Ipapabrownish lang natin siya. Sorry guys kung medyo madilim kasi wala pa akong budget pang lightning. Pag nagka-budget ako, baka magkanda silaw-silaw tayo dito. So, okay na yung bawang natin. Ilalagay natin yung garlic. Garlic. Yan. Gisa-gisa lang. Sunog na yung bawang natin. Sinunog ko talaga yan, pero kung depende sa inyo guys kung susunogin nyo ba o hindi. Sinunog ko talaga yan kasi yan ang gusto ng asawa ko. Mas lumalabas to yung flavor pag sunog yung ano, pero trip niya yon. Tapos ngayon, lalagyan ko siya ng ano, paminta. Pamintang durog. Nilalagay ko na siya para kumapit yung lasa niya sa ginisa nating sibuyas at bawang. Tapos, isusunod na natin yung bacon. Yan. Ito pa, brownies lang din natin yung bacon. Pag brown na siya, pwede na natin ilagay yung Whopper. Ayan guys, okay na siya. Medyo brown na yung bacon natin. So, ilalagay ko na yung pork cubes. Ay, chicken cubes. Depende sa inyo yan kung beef cubes, pork cubes, pwede rin naman. Basta pang palasa lang. Pero dati hindi naman nauuso yung mga ganyan. Mga magic sarap, hindi naman yan nauuso. Ngayon lang naman yan. So, ngayon, ilalagay ko na yung garbage. Inuuna ko yung garbage. Oo. Pero, pwede rin namang water. Pero, ako kasi, sinasama ko na siya pag, ano, pag, halos sa bacon para may lasa rin yung garbage natin. So, ayan. Halo ko na yung garbage sa bacon. Pwede na natin siyang lagyan ng konting water. Yan, tubig. Yan, so ganyan lang kakaunti. Yan. Hindi ko na nga siya, pwede rin namang marami kung gusto nyong maraming sabaw. Pero kasi gusto ng mga anak ko is yung sotanghon lang talaga as konting sabaw.
Parang pansit kasi to. Simple lang, para sa simpleng tulad natin. Ayan. So, mamaya, ilalagay na natin yung sotang natin. Tapos, isi-simmer lang natin siya ng mga siguro 2 minutes lang. Ganon. Tapos, pwede natin ilagay yung sotanghon. Ayan. Kumukulo na siya. So, huwag natin masyadong lutuin yung repolyo kasi para naman may crunchiness dun sa kinakain natin mamaya. Ayan. So, ilalagay na natin tong sotanghon natin. Yan. Halu-haluin. Konti lang to kasi konti lang na. Tatatlo lang kasi kami dito sa bahay. So, okay na rin. Halu-haluin lang natin to guys hanggang sa maluto ito. So, ilalagay na natin yung bell pepper para medyo may lasa. So, ayan na guys, luto na siya. Ayan na guys, luto na yung ginisang repolyo with sotanghon natin. At salamat sa panonood guys. Please subscribe my channel guys. Thank you.